Good day guys. Today discuss natin yung fine points ng Mazda 3. Why this car is a good car? Unang-una, just to give you an idea, this car was launched in August 2019 worldwide. And in 2020, it won the best car design for subcompact. In the Philippines, mayroong tatlong versions, ano? Ang highest version, yung top of the line, yung they call it the speed variant. Ito yung may red leather interior at saka yung mayroon siyang brilliant black na body kits. Ang middle version naman, yung tinatawag na premium, meron siyang 12-speaker Bose system with leather seats. And then yung entry level, yung Mazda 3 Elite. Ito yung kinuha ko, yung Mazda 3 Elite, which is the entry level. Why did I choose Mazda 3 Elite? Unang-una, syempre, yung budget. Hanggang doon lang yung kaya kong budget. But with that entry level, meron akong cruise control, meron akong paddle shifter, may 7 airbags, may sunroof, may 8-speaker system, meron din akong heads-up display, and then LED na rin yung headlights. At the same time, meron siyang leather seats. And then, meron din siya nung Mazda Connect and then yung Apple CarPlay at saka Android Auto. Sa akin, okay na yon for an entry-level car, no? In terms of power, yung Elite, meron siyang 109 horsepower and 146 Nm of torque as against the 152 horsepower and 200 Nm of torque ng 2.0. Pero sa akin, okay na yung 109 horsepower. Wala siyang available na manual sa Pilipinas, so lahat sila 6-speed automatic transmission. What I like about this car is yung minimalist styling approach niya. It looks good, has a luxurious cabin, drives very well, and the most significant is yung fuel efficiency niya. It's very fuel efficient. Pagdating sa interior, yung Mazda, they paid special attention sa use of the materials for the dashboard, yung mga leather, pati yung screen integration, which is really nice. So, itong Mazda 3 is actually, yung Mazda is a niche brand. To me, it's actually para sa mga enthusiast crowd. Kaya parang kokonti lang sila, di ba? Even yung naming niya, ang ginamit ng Mazda, yung sportback eh. Di ba? Ang normal na tinatawag natin hatchback. Why sportsback? Para more premium feel, saka yung kanilang brand design. Pagdating naman sa engine, meron silang tinatawag na SkyActiv technology. Ano ba yung SkyActiv technology? Ito yung higher compression ratio. For a gasoline engine, that's not normal. Bali, ang compression ratio niya is 13:1. Meaning to say, at a higher compression ratio, para siyang diesel engine, di ba? Ang diesel engine operates a higher compression ratio. Now, the question to us is, ano ba yung effect ng higher compression ratio sa efficiency? Well, ganito yan. Kasi, di ba, yung spark to ignite only a small dense amount ng fuel dun sa cylinder natin, normally, spark ignition niya sa normal compression ratio. Ngayon, pag tinaas mo yung compression ratio, yung temperature saka yung pressure dun sa fuel-air mixture dun sa cylinder, mag-i-ignite siya ng mas mabilis. Kaya, magbaburn yung fuel mas mabilis. Ang result, mas complete yung combustion, mas fuel efficient yung engine. Kasi you need less fuel to ignite yung air-fuel mixture. Kaya mas matipid siya. Bali, kinuha niya yung good attributes ng compression ignition engine, which is the diesel engine, in-integrate niya into a gasoline engine na spark ignition. Kaya kinakuha niya yung fuel efficiency. Nakuha niyo? That is why ang gamit niya, regular gasoline lang. Kasi nga, high compression ratio siya. Hindi mo kailangan ng high octane na gasoline.
Haha, ginanahan ako sa background, ano. Anyway, let's go to the details, the characteristics ng Mazda 3 Sportsback. Ano yung mga good things about it? Tara! Okay, isa sa mga nice feature nito is yung simple design. So makita mo itong dashboard is very simple. At simple yung mga dials, no? So madali siyang intindihin. For example, this one sa aircon, you adjust the, you know, the temperature, and then you just increase the fan speed, lower the fan speed, then off and on button ng aircon. And that's it. And that's a very simple layout. At saka ano siya, no? This one is a soft touch. So bihira ngayon sa mga kotse na kalaban nito sa kanyang ano, category na nakaano siya, naka soft touch. So that's one. The next thing na gusto ko dito is itong infotainment system. So different, oh. Hindi siya yung touchscreen, and then you can control this using this commander button, which is naiiba. So it looks like yung sa mga European cars na ganyan yung setup. The third thing I like about this car is yung seat niya, no? Yung seat niya is leather, tapos naka-contour siya doon sa ano ng tao, no? So parang naka-S-curve siya. So pinag-aralan ito ng Mazda. So kumbaga, hindi lang basta you are manufacturing the seat. Meron siyang purpose yung kanyang design, bakit niya ginawa yan. And then, siyempre, sinama na rin yung aesthetics. Ang number po that I like about this car is meron siyang sunroof. So, how do you open it? So, you open this using, ito yung manual pag open ka na, no? But then, you can also tilt this one. So, yan, pwede natin siyang i-tilt. So, you press this button, no? Yun, medyo nakaangat dun sa taas. Then, pwede natin isarado. So, ilahay lang natin yung button. Nakasarado na siya. And then, pwede mo din siyang, of course, i-open. So, hilahin natin ngayon to. Yan. Yan, nag-o-open na. So, this is a very nice feature, especially kung namamasyal ka, medyo bandang hapon na, pagka nice weather, very nice feature, di ba? Sarado ulit natin. Number 5, yung kanyang sound system. Hindi ako mahilig actually sa sound system, eh. Pero ngayon ko lang na-appreciate yung engineering ng sound system. Kasi itong Mazda pala, ang nag-supply ng speakers dito sa Elite model is Pioneer. But then, in-engineer nila to make the sound much better sa ano, sa ating tenga, diba? So, for example, this one, yung positioning ng speaker sa bandang taas, diba? Normally, yung iba dito sa baba, ano? So, may dahilan yan, bakit dyan? Nandun din yung tweeter, and then meron din doon sa may footwell. So, pag pinakinggan mo siya, actually, ibang-iba talaga yung sound niya, eh. Yun talaga yung sinasabi, yung harmonics pinag-aralan ng Mazda. Kaya yung Mazda harmonics ang tawag nila. So hindi lang basta nilagay yung speaker, meron siyang dahilan bakit niya nilagay at what level. Kaya yun ang sa maganda sa kotse na to. Number 6, yung attention to details niya, even dito sa mga button. So ito, normally, kahit sa gabi ito, kitang-kita mo siya kasi illuminated siya. So pumunta tayo dito sa taas, no? Dito sa taas, ganun din. So, pailawin ko, makita nyo. Sa gabi, nag-i-illuminate siya. So, hindi lang makita kasi araw. But, one nice thing about this button at saka itong lighting system niya, LED na to. Ito, LED na yung lights niya. And then, the same yan dun sa, dito sa likod, no?
So even yung lighting system niya, yung kanyang brightness, pati yung kulay is even, so the same. So yun ang mga detalye na maganda talaga. The next thing is really the itong steering wheel. The steering wheel is really nice ang design, ano. So very simple yung layout. So meron ka lang set, positive, negative, on and off, info. So very basic. So hindi siya nakakalito na gamitin. So very nice yung layout. At saka ito, this one is ang maganda ang feeling mo sa kamay, no? Hindi siya yung bilog talaga. So parang meron siyang contour na talagang hawakan ng kamay mo. So it looks really nice, no? Okay, the next nice feature nito is itong glass niya, no? Pwede mo siyang maibaba automatically by single button here. For example, if I press this one, automatic siyang bababa. Okay. Pag pinapo dito pataas, automatically siyang tataas. Ganun din sa likod. So, sa rear, ganun din. So, automatic din siyang mag-a-up. Diba ang ganda? Ang iba kasi hanggang doon sa kalahati lang yung baba niya. Maybe because, dahil maliit nga lang talaga yung window niya, kaya dinisign nila na talagang mag-pull na pull down talaga yung glass niya. Ang isang maganda lang, siyempre, yung push start siya. So, push start. So, nasa right side siya. Yung sa Montero kasi nasa left eh. Normally, pagka normally right-handed ka, di ba? So, dapat sa right kasi. Kaya maganda rin yung positioning ito. And then, even yung key fob niya. Tingnan mo yung key fob niya. Ano? Yung details ng pagkaka-design niya. Simple, pero may dating. Look at that. Nandito lang yung pag-open and close aside, which is different, no? So, very nice yung kanyang key. Isa pang maganda is this one, no? Malapad itong arm na to. So, talagang yung arm mo, may rest mo siya dito, di ba? Kasi mahaba siya eh. And one nice thing na ginawa ng Mazda dito, kita mo, pag in-style ko siya dito. Okay. So, yung pag-open niya, kalahati lang yung open nito. Kasi nandito yung sa gitna yung pinaka-hinge niya. Kasi kung nilagay niyo sa dulo, mas lalong matataas yung bukas dito. Diba? Makakasagabal siya. So, ito kalahati lang siya dito. Nandito yung pinaka-pivot niya dito sa gitna. So, yan. So, smart. No? Smart design. Yan. Okay. Ang next na feature na maganda dito, yung heads-up display. So, nakita niyo yan. No? So, at least kita mo sa front mo yung speed mo. So, bihira sa mga kotse ang meron ganyan, sa mga ordinary cars, ano. That's a nice feature. The other good feature is yung kanyang itong kanyang information display. So it's a combination of digital and analog system. Ngayon naka-analog siya. Pag pinindot ko to, meron din siyang digital display. So ganda, di ba? So simple lang. And since we are a tropical climate, so mas maganda kasi meron siyang aircon vent dito sa likod. So at least yung madidistribute dito yung air ng aircon. So normally, ang mga Nissan meron ganito eh. It's nice to have na meron itong Mazda na ganitong aircon vent. Okay, isa pa is yung kanyang 7 SRS airbags. Ano, yung iba kasi mga 6 lang or 4. Ito, 7 siya. Meron siya dito sa ni airbag. Aside from dito sa side airbags, ano, sa curtain airbags. Saka pati dito, yung airbag, saka dito. So, 7 sila lahat. So, in terms of safety, mas maganda kasi protected ka kasi maraming airbags na kasama. Ay, before ko makalimutan nga pala, itong headliner niya is black. Ito, gustong-gusto ko itong black na headliner. Why? Because sporty yung dating. So, dark siya. So, it complements yung personality ng car. Yung car kasi is sporty siya eh. So, parang medyo madilim sa loob. Parang nasa loob ng cocoon. So, maganda siya. At the same time, hindi siya basta-basta dumihin. Kasi nga, black siya. So, bihira nga yung black na headliner, di ba? Normally, this one is color niya is beige, di ba?
Kadating napansin ko dito yung shape nito, ano. So pag nakaupo ka dito, nakakontrol yung braso mo dito. Nakakapahinga yung iyong arm. And then ito is butas na siya hanggang sa ilalim, butas siya. So mahawakan mo siya ng buo. Naalala ko yung Captiva ko dati, ganun din eh. So, di ba yung iba may ano dito, may takip dito. So, hindi saan pinapasukan pa ng mga dumi. This one is hanggang ilalim, butas siya. So, mahawakan mo ng maganda. Ang isa pa nakakatawa dito, yung wiper system niya. Ano? Di ba normally, ang pagka yung wiper mo, meron kang nag-squirt na water galing doon sa labas na yun. No? Tingnan mo to ha, i-wipe natin. Saan nagagaling yung tubig? Hindi mo nakita, di ba? So, naka-integrate na yung water doon sa may wiper blade, doon siya lumalabas. Kaya, ang ganda niya. Subukan ulit natin, o. O, di ba? So, parang yung tubig, naka-spread siya ng maganda. That's something, ano, something unique. So, puna naman tayo sa exterior. As usual, yung kanyang design talaga, doon ako naganda sa design sa kanya. So yung height niya, yung clearance niya, tapos yung hood niya na mahaba. So maganda yung ano niya, tapos wala siyang detalye dito sa sides. So simple lang siya. And at the same time, ito palagi sinasabi ko, ito nga itong C-pillar na to, no. Ito yung naiba sa kanya. Okay, I'll end it here. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!